yun. Ha? Ay, yung ano, pre. Ha? Yung ano, ano yung pula. Blink, blink. Dapat tayo na rin, diba? Oo. Pag naka-STD dapat yun. Hindi yan under, no? Pag naka-STD. Oo, oh, hindi under talaga yan. Checkin natin yung ano. Ah, tingnan natin kung may supre. Pero... May power eh. May power? Oo. Kasi nahihilaw yan ang keyboard. Ilipat kaya natin yung washing para makalapit yung hanggang dyan. No? Wala. What the fuck? So, pinagamit ko sa kayo yung pansit kung ha? Tingnan natin yung board nito kung kasi may supply eh, may bumabato ng supply, may bibiling ka lang, so yun yung alamin natin bakit. Tester natin dito umaya sa diode. Alamin ang totoo. Ayan o, grabing dumi o. Ay, kita yung lubot niya ate. Ha? Ilalim eh. Yan lubot. Lumot. Yan yung voltage requirements nito. Ayan. DC, dapat naka-DC lang. Para ayusin natin yung tester natin para very nice ba? Very nice. Ito na po kami, mga trabahong pol-pol. Unahin natin sa filter capacitor ng primary. Tignan natin kung masusukot tayo ng 300 volt DC. 300 plus dito. Hindi mo yan. So yan, meron 300 volt DC o 333 volt DC. So good yung primary. Ngayon magchecheck naman tayo sa voltage requirements. Hanapin natin yung 15 volts para sa IPM. 15 volts, andito yung 15 volts ito. Yan. 15 volts, so mayroon tayong 15 volts supply ng IPM yan. So okay. Tapos hanapin natin yung 12 volts para sa relay. Andito yung 12 volts, 12 volts, 12 volts. Yun. Ito. Yan. Oye. Sandali lang. Kasi parang na ano pa to. Walang makuskos eh. Ayan o, ayan o. Ayan. Yun, 12 volts. Meron tayong nakuha ng 12 volts. Para sa relay. So, good yung relay. May supply. Sa 5 volts naman tayo, yung sa system niya. Tignan natin kung may makuha tayong 5 volts dito. Dito na lang tayo. Oh. Yun. Meron siyang 5 volts sa system natin. So, sa voltage requirements, meron tayong nakuha. Tapos, nag-test na kami sa UBW. Okay naman yung UBW niya. Kaya lang, ang isa sa napansin namin dito, itong sa compressor. Compressor sensor. Kasi, ito yung sa compressor sensor niya. I-tester natin yung compressor sensor. Ayan. Uy, maharangan o lang. Umuharangan bird. Lipat tayo sa kilo ohms. Yan. Kilo ohms yan. So, tester natin yung compressor sensor. Kung ilang kilo ohms yung ma-reading natin dito. So, kahit magkabalik tayo, okay lang. Hindi ko lang ang banda. Yan. So, tignan nyo guys yung 45 sensor niya, 45, sobrang taas. O no, sobrang taas na yun guys. Tapos, yung sa may ambient heat exchanger sensor. Aso nyo, dito yun sa taas ito. Yung kulay puti, yan o.
Be careful, my loves. Be careful, my loves. Ito yung sa heat exchanger sensor o outside condenser ambient sensor. Ayun, no. Saan ba yun? Hindi ko nakindot ng... ito pala ito. Yan. Ayun, no. 7.6. Condenser, sa may condenser yan, ambient sensor, outdoor. Tapos yung tube sensor niya, ayan o, yan. O, 7.9. Nag-open line ah. Yun lang. Yun, 7.9. So, ganyan guys, good pa yan, yung mga sensor na yan. Maliban lang sa compressor. Itong compressor na to masyado mataas yung reading nito kumpara sa ibang sensor, pero dapat nasa mga 13 lang sana to, 13 pababa. Tapos na, pre. Oh, tapos na. At yan na nagtatapos, guys. Goodbye, my loves. Picture na pala natin. Hindi, sige, screenshot na natin umaya. Ito yung... Ay, hindi, pre. Hindi, 2.5, oh. 2.5. Oh. Tama lang. Tama lang, ilan yung narinig kanina? 2.5 pa lang. Oh, 2.5, parang electric fan lang to eh. 2.2. Medyo mababa lang siya, konti talaga. Pero... pwede pa naman yan. 2.2 lang yun. Eh, dito 2.5 eh. Yung plus 5%. So, pwede na. Pag wala na, wala na yung capacitor na to. Ito? Ready. So, yan guys. Ito, sa compressor na tayo. Dapat equal yung reading nito, guys. Dapat hindi sila nagkakalayo. Equal. Halos equal sila. UB. UB. Yan. Oh. 2.0 ohms. UW 2.1, 2.0. Yan, okay lang yan. BW dapat ganun din. Goods pa to. Goods pa to. Yan, ganyan. Goods pa yung compressor kasi equal yung reading niya. So, walang problema sa compressor. Hello guys. Shout out sa mga nanonood. Trabahong kuya ko eh.